morning, mga evangelists. Wino-welcome po namin kayo ngayong umaga dito sa ating Shiloh Kapihan. Grabe po, naniniwala ako na maraming i-raise up ang Lord ng mga evangelists, not just only here at Shiloh Cavite, but also to the whole Philippines. Amen po ba? Amen! Buhay na buhay yung pagbati ko. Ayan, so sabi po dito, sabi po ng Lord sa Matthew 28:19, "Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So bago po kami magtuloy-tuloy, wini-welcome ko po ang bawat isa ngayong umaga sa ating mga online viewers. Kumaway-kaway or mag-react po kayo dyan sa lahat po ng mga kasama namin ngayong umaga dito sa Shiloh Kapihan. Ayan, so binabati din po namin ang viewers natin sa international. Ayan, sa lahat ng mga viewers sa US, yan, Malaysia, kung meron man nanonood sa Europe, yan. Saan pa, Australia, yan. So, welcome po. Good morning, everyone. Sa Greece. Good morning, everyone. Welcome sa ating Shiloh Kapihan. Well, welcome po namin ngayon yung mga kasama natin dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Amen. And also, we encourage everyone sa loob po ng ating, sa loob ng ating Facebook Live. Sa ating Facebook Live ngayong umaga, you can tag your friends, your family, your relatives, your classmates, your kapitbahay, even your captain. Yun. Barangay captain. Kagawad. Kagawad, wini-welcome po namin kayo kung meron man po mag-join dyan na kagawad. And also, we welcome yung ating pong Shiloh family from Greece. Ayan. Yes. Ayan. Okay, dahil may kagawad, talagang parang ano na. And then, pa-like and share naman po ang ating Facebook Live ngayong umaga na to. Pagkatapos nyo silang itag, share and like your page. Amen. So, sabi nga po sa Matthew 28:19, binibigyan po tayo ng Lord ng task talaga na go and make disciples of all nations. So, ngayon po, sabi nga po, kayo na winelcome po natin yung mga evangelists na mga nanonood ngayong umaga. Sabi po sa dictionary, kinuha ko po yung meaning ng evangelism. Sabi po, the winning or revival of personal commitments to Christ. So, bilang is naranasan nyo na po bang mag-win, mag-share, or mag-evangelize po, hindi lang po sa loob ng barangay, kundi even dun po outside your comfort zone. Yes, amen. Ayan. And sabi nga po dito, ano po yung naranasan ninyo bilang isang nag-share? Kasi di ba bawat isa po, may iba't iba tayong naranasan. May masayang karanasan, meron naman pong nakakagana ng damdamin ng kaya nga po yung sagot na, kasi ako po yung yung tao na hindi ako masyadong sobrang salita dun sa mga di yung parang yung pag nakasama mo kagad yung todo to the highest level kagad yung energy, di naman po ako ganun. So pag tinanong mo, dun lang ako sasagot. So challenging din po para sa akin, pero naging bukal sa kalooban ko yun. It's because dahil naranasan ko po yung love ni Jesus. So medyo mahihiyain po kasi talaga ako eh. Shy type. Ayan. So medyo kinakabahan ako ng kaunti. Pero go lang po dahil doon sa pinanghahawakan ko na experience ng love ng Lord na nangyari sa akin yun talaga. Na-encounter ko talaga ang Lord. Yun lang talaga yung pinanghahawakan ko na sa Kanya at sa kayang sa salita Niya. Amen. Ikaw, tita, ano pong naranasan nyo nag-evangelize po kayo? Ay, marami. Sobra. At parati kong sinasabi, even sa mga kasama ko din ngayon nag-evangelize every Friday, sinasabi ko sa kanila, hindi pwedeng huminto yung kaligtasan ng Diyos sa atin lang. Right? Amen. Kailangan natin ipaalam na kailangan nilang maligtas para, alam mo yun, yung blood ni Jesus sa cross hindi masayang. So, marami kong experience at mamaya ako na-share para, alam mo yun, marami pa tayong dapat pag-usapan ngayong umagang ito. Pero po, nung nag-win soul po kayo, nag-evangelize po kayo nung mga una or baka po netong mga nakaraan lang, naranasan nyo po ba yung, ano po yung pinaka naranasan ninyo na talagang munti ka na po kayong tumigil to win people for Christ? It's like, yung mga rejection na, kasi po meron akong dating narinig na story, nag-try po siyang mag-approach ng tao.
Tapos, ang nangyari po, sorry medyo napapangiti ako kasi nakakangiti lang talaga yung story. Pero I believe naging ano po yun sa kanya, naging strength yun sa kanya. Nung nag-approach siya nung tao para mag-share sana, alam niyo po ano, muntik siyang banatan. Ooh. Kasi hindi ko alam, baka iba yung approach niya o baka may pinagdadaanan okay, yung tao. Oh, yung tao na yon so ganun. So kayo po may naranasan po ba kayong ganun? Actually, marami akong naranasan na rejection. Tapos yung first time na nireject ako, kunwentin ko yung Pastora Al, sabi ko, Pastora, nireject ako. And amazing kasi yung sinabi sa akin ni Pastora Al pa na sa kanya ko talaga narinig na encouragement na ito. Ati Hilda, sabi niya ganun sa akin na hindi ikaw ang nire-reject nila. Si Jesus yung nire-reject nila. At yung encouragement na yun na narinig ko kay Pastora Alps that time, matagal na yun, years ago. Lalo yung nagbomodi faith sa akin, na hindi pwede na, alam mo yun, even yun, sinishare ko din sa mga kasama ko ngayon na nag-evangelize every week na. Sabi ko, kasi yung isa doon lalo na young people, tas bago pa lang siya. Hindi pa nga siya nakapag-encounter, pero alam mo yun, yung fire ng Lord nasa kanya. Shout out sa iyo, ha? Yung kasama namin si Andre ata yun. si Lawrence po. Ah, si Lawrence. Shout out si Lawrence. Biruin mo, imagine po, young people po, hindi pa nakaka-encounter, pero yung fire ni Holy Spirit nasa kanya. Diba, praise God yung sa buhay ni Lawrence. And sabi ko sa kanya, dalawang beses po kami na-reject last week po. Sabi ko gano'n sa kanya. Sinare ko din sa kayo, sinare sa akin ni Pastora Alpa na, alam mo yun, hindi si Jesus, hindi tayo nire-reject nila si Jesus. Para alam mo yun, para yung fire ng Lord hindi bumaba sa kanya, sa level niya, lalo na bago siya. And sabi ko sa kanyang gano'n na, maybe hindi pa ready yung puso niya. Alam mo yun? At alam mo yun, wag tayong, at saka hindi pwede na, yung katulad ng sinare ko din kanina na, yung kaligtas, kasi hindi pwedeng mahinto sa buhay natin. Kailangan natin siyang i-share sa iba para malaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, okay? Yung kaligtasan na Diyos na freely given sa atin ni Jesus, di ba? So, yun. At marami pang iba na rejection na naranasan ko sa buhay ko. Baka hindi tayo matapos pagkasunod ko. Yayahin ko sana si Ate Jean, alis na kami. Mukhang kaya na ni Tita Hilda. kung marami naman po pala. Mukhang kaya naman ni Tita Hilda pala to. Okay. Sa rejection pala, ang dami ng kasunod. Ang dami ng ano. Siguro talagang tamang ikaw po nakasama namin ngayong umaga. Relate talaga ako dyan. Iba-iba po talaga yung ano po, no, yung nararanasan ng mga evangelists. Pero naniniwala po ako bilang isang tinawag po ng Lord. Kasi sabi nyo nga po, siya hindi pa siya nakakapag-encounter. Kasi ang Lord naman po, hindi ka pa nag-encounter, wag ka muna. Hindi eh, di ba? Pag willing ka talaga, yes. Di ba? Mm-hmm. Pag willing ka po talaga, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Mm-hmm. Amen po ba? Amen. So, ayan. And sabi nga po, naniniwala po ako na bilang isang evangelist or taga-win ng soul for Christ is kailangan po lagi tayong on fire. Amen. Talagang punong-puno po tayo ng salita ng Panginoon. And Amen. That's why we need one another. Ang pangit naman po, win tayo ng win. Wala namang nagdi-disciple sa atin. Yes. Amen po ba? Napakahalaga po. Amen. Yes. And sabi nga po, may tatlong bagay na binigay sa atin ng Lord. Last Sunday po, narinig ko po to kay Pastora. Actually, apat, pero tatlo lang po yung na notes ko. Pero po, sabi doon, para po siyang assurance kapag ka nag-yes po tayo sa Lord, meron tayong assurance na kasama po natin siya. Amen. So, nasa akin po ang number one. Sabi po dito, number one, sabi po dito, Jesus gave us the authority. Sabi po sa Matthew 28:18, Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sinabi din po ng Lord na sa Luke 10:19, behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions and over all the power that the enemy and nothing shall in any way harm you. Sabi ko nga, Lord, grabe no, susunod lang kami, andun na yung authority sa amin. Binigay Amen. Mo na yun sa amin. Amen. Pero sabi nga po ni Pastora May last Sunday, huwag ka daw kumuha ng ahas tapos tatapakan mo. Hindi po yun yung ibig sabihin nun doon. Pero sabi nga po,
pag po humarap tayo sa tao, minsan kasi nakaka-intimidate pula na yung haharapin mo, yes, yung... Yes, tama. May position. Above, hindi siya minimum. Yeah. Ano. Yes. Ayan, so talaga may position po siya, o kaya... Makataas-taas talaga. Wait, meron akong gustong i-share dyan. Kasi po, may shinare na ako niyan, alam mo yun. Actually, before ano ko siya, kliyente ko siya sa Herbalife. At alam mo kung bagaano siya kataas. Director lang po siya ng Comelec Philippines po. Sa buong Pilipinas po. At alam mo yun, hindi talaga ako natakot sa kanya. Alam mo yung courage, yung fire ni Holy Spirit na sa akin, nag-bubble up talaga yun that time. Pero magdi-deliver lang ako sa kanya ng Herbalife that time. Pero alam mo, nakalabas na ako ng office niya. Gusto ko lang po ito share sa inyo ha. Kaya yung kapangyarihan, yung authority na binigay sa atin ng Diyos, huwag natin sayangin yan. Sabi kong ganun sa kanya. Nakalabas na po ako ng office niya, nag-deliver ko na po yung product niya that day. Years back, matagal na rin po yun. Long time ago. So sabi ko, nakalabas na ako ng office. Tapos hindi ako mapakali. Siyempre yung fire ng Holy Spirit, yung conviction ni Holy Spirit talaga, nag-ano sa akin talaga. No? Tapos ang ginawa ko po, paglabas ko ng office, nag-text ako sa kanya, "Ma'am, can I pray for you?" Habi kong ganun. "Kasi the Lord is leading me to pray for you." Kasi siyempre, Inglesera yun, di ba? The board of director ng Comelec yun. Siyempre, kailangan. Ganun din yung dating mo, right? So, pero close naman kami. So, praise God. At praise God po, pumayag siya. Kaya it doesn't matter kung ang kaharap mo, alam mo yun, higher position in the land. It doesn't matter. Mas mataas ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tatandaan natin na kasama natin si Holy Spirit. Amen. Yung authority ni Jesus na binigay sa atin, kailangan natin gamitin para hindi masayang. So, ayun yung gusto ko po talaga i-share sa inyo. So, praise God, to God be the glory sa system niyo. Kasi ito tayo, TJ, kaya na ito. Oo nga. Minsan kasi talagang nakaka-intimidate. Minsan nga kahit hindi ko siya mataas na level. Mm-mm. Minsan naman nakaka-intimidate dahil sa personality ng yes, tao. Yes, yes. Diba? Alam mo yung ano, yung nakataas ka agad yung kilay nila. O kaya alam mo yung pag sa life group dun sa katulad sa mga school, sila yung pinaka-matigas yung ulo. Mm-mm. Minsan nakakaano talaga kung paano mo pasusunurin, sasawayin. Yes. Pero alam nyo po, isang naging susi lang doon na naalala ko is yung talagang yung pagmamahal ng Diyos. Yes. Talagang doon po sila na ano, na-change yung heart ng mga bata. Una, matigas lang yan. Pero pag nakita nila yung love ng Lord sa'yo, talagang yung mga tipong hindi mo akalaing mababago, nababago po ng Panginoon. Amen. Amen. Grabe po talaga, no? Yung bang pagkasumunod ka sa Lord, andun na yung authority. And the same time, agree ako doon, Tijin, kasi marami na ako nasaksihan na yung antigas-tigas niya sa harapan mo, na parang pag nakita mo siya, mukhang di mo siya mababasag. Pero pagka nandun na yung presence ng Lord, siya yung unang lalapit, yes, magte-thank yes. you, yung talagang yung ayaw niya nang mahiwalay sa'yo. Grabe po, no? Kapag talagang yung alam natin sa sarili natin na hindi lang tayo tinawag ng Lord to share, but tinawag tayo ng Lord to share with authority. Amen. Amen. Na kaya natin, kaya mo po yan, kaya mo po lahat ng mga taong iaharap po sa'yo ng Lord. And Amen. I believe na hindi po yan iaharap sa'yo ni Lord nang hindi ka niya tutulungan. Amen. Naalala ko nga po yung isang prayer ko na sabi ko, Lord, kung hindi mo ko sasamahan sa taong to, salamat na lang sa lahat. Moses, ikaw ba yan? Moses? Diba, parang, hindi totoo po yun. Amen. Parang, Amen. Parang, nagigets ko po kasi parang ang hirap po na mag-go ka lang na kung yes. alam mong hindi mo kasama ang Lord. Parang mas gugustuhin mong, sige, dito na lang ako. Mm-hmm. Parang hindi ako mag-go unless nasamahan mo yes. ako. Yes. And in fact, hindi naman po tayo ang magpapalayas, tama hindi naman tayo po. Magpapagaling, yes. Yes. Hindi naman tayo ang gagamitin po doon na, ay, hindi naman tayo ang... Hindi, wala sa atin yung kapangyarihan. Yes. Tayo ay gagamitin lamang with authority. Amen. Amen. Imagine Amen. Ninyo po, dapat po tayong mga daluyan. Daluyan po tayo para po siyang alulod na dapat yes. walang bara. Kasi Amen. Gusto po tayong maging daluyan ng Lord eh, para sa mga tao na yon. Sino pa po ba ang gagamitin ng Lord sa lugar natin kundi ikaw or ako, sila Ate Jean, si Tita Hilda. Amen po ba? So maraming naniniwala po ako na eto na yung time para mag-win tayo ng soul, pero idagdag natin yung Luke 10:19 tsaka Matthew 28:18 na with authority talaga. Amen. Na yung spirit of intimidation, hayaan mong matunaw yan sa harapan mo. Yung spirit of fear, hayaan mong matunaw yan sa harapan mo, because the Lord is mas powerful ang Lord kesa dun sa fear o sa intimidation na yes. nararamdaman mo. And I believe po, sabi nga, ang boses, ang kaaway po ay parang tigring walang ngipin.
kaya lang niyang sumigaw, pero hindi kanya kayang saktan. Yes. Amen po. Because you have the authority at alam mo yung katayuan mo sa harapan ng Panginoon. Amen, amen po. Amen. Ayan. Amen. So punta na tayo sa pangalawa. Sabi dito sa number two, Jesus gave us the message. Amen? Amen. So lahat tayo, binigyan tayo ng mensahe ng Lord. Naniniwala naman po ako na yung salita ng Diyos ay nasa sa atin. And sabi nga doon, makapangyarihan po yung testimony na nilagay sa atin ng Lord. So isa po yun na pwede natin gamitin to share the word of God, to evangelize. Talagang sabi nga, napaka-powerful ng testimony ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Kasi through Amen. That, through sharing dun sa ginawa ng Lord sa buhay mo, actually, mapapasok mo na yung, ano, yung word of God eh. Amen. Mapapasok mo na dun yung salvation eh. May naalala nga ako dun na, ano, na testimony ng isang kabataan. Dahil nakikita ng Lord, sabi niya, bakit ba ang dami-dami mong pera, ang galing-galing mo, ang tali-talino mo. Naku-curious sila kung ano yung meron sa kanila. And then doon na siya nag-start na, ito yung ginagawa ko. Ito si Jesus, meron ako nito. Yan. And then sinasabi niya na, sinashare niya na yung goodness ng Lord. So sabi nga, wag po tayong matakot kasi tayo ay gagamitin ng Lord. Ang mensahe ng Lord ay nasa sayo. Yung message ni Jesus ay nasa lahat, nasa sa atin yun. True dun sa testimony. And then sabi dito sa John 16 verse 13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak His own message, but He will tell whatever He hears, and He will announce and declare to you the things that are to come." Kaya wag po tayong matatakot. Amen? Amen. Minsan Amen. Kasi talaga nakakamit tayo ng person na hindi natin kilala. Ako ha, personally, meron ng biglaan lang kasi na mamimit namin. Alam mo yung galing kang palengke. Tapos, may pupuntahan tayo. May pupuntahan tayo. Ay, sige, sabi niya. Tapos, ano ha, tapos pag nasa jeep na kayo, ikaw mag-pray sa ganito ha. O, patanggapin na ganyan. Pero syempre nga, sino ba naman ako para hindi, ano, para hindi gawin yun? E di, punta na kami doon. Sabi ko nga, hindi dapat tayo matakot because God will send, sabi nga, the Spirit of Truth will come and He will guide you in all the truth. Sabi nga, alam mo, ang Lord mismo yung magbibigay sa'yo ng word na sasabihin. Amen. Something na, kapag nakaharap mo na yung tao, sa prayer pa lang, hindi mo alam na, sabi nga parang, di ba pag sinakay pastora, parang nababasa kung ano yung meron sa kanila. Kasi ang Holy Spirit yung magsispeak ng truth sa atin na ito na pala yung problema ng mga tao. Nila. Kaya sabi ko, Lord, talagang magpagamit ka lang. Amen. And then magpo-flow na din talaga sa iyo. Hindi po tayo pababayaan ng Lord. Dun, and then magugulat ka na lang ang pinaka the best talaga yung kasi yung compassion mo, di ba, halimbawa pinag-pray mo yung tao na evangelize, na sharean mo, tapos pinag-pray mo, yung answered prayer nila, na kapag ka may compassion ka talagang pinag-pray mo talaga ng buong puso mo, talagang sabi nga, wala sa atin yung talagang totoong kapangyarihan, kundi daluyan lang yung result na gagaling yung pinag-pray. Yes. Talagang Amen. Sobrang nabe-bless talaga ako. Sabi ko nga, ang sarap sa puso na nakikilala nila na merong Diyos na nagpapagaling. Amen. Ang sarap sa puso na nakikilala yung Lord na ay kaya palang gawin ng Diyos to. Mm-hmm. Sabi parang ang sunod tuloy yan, uy, saan ba yung merong ganyan sa inyo? Mm-hmm. Baka naman pwedeng puntahan niyo yung anak ko, mm-hmm. apo ko, pati sila is parang na gusto nila yung word of God. Ano ba yung meron dyan sa iyo? Parang yun. Amen. I agree doon, Ate Jean, sa sinabi mo na yung message is yung isa doon yung testimony natin. Because yes. there's power in our testimony. And sabi nga doon, minsan iniisip pa nung, kasi nag-ano ko doon sa mga kabataan na, pagpasok nyo ng school, mag-share ka sa mga klase mo. Siyempre sila, isipin nila, ano bang i-share namin? Uh-oh. Then, binaala sa akin ng Lord, i-share mo yung naranasan mo sa akin. Amen. Diba may mga naririnig po tayong tao na, ikaw na lang, wala naman ako masabi. Pero pag pinagawak na ng mic, ayaw nang bitawan. Yes. Marami po niyan. Maraming ganyan. Akala, kasi minsan nga napapangunahan tayo ng takot, kaya akala na wala tayong authority. But when we start to say yes to the Lord, and we
we share our testimony kung gaano kabuti talaga ang Panginoon natin, no? Yung message talaga sa puso natin, sabi nga po ni Pastor Ramay, ano, ang tatabanan natin sa spiritual, kailangan na nating ano, gumanon, ano ba yun? Lumarga. Lumarga. Parang amen. I-boost nyo naman yan sa iba. Amen. Parang yes. Amen. Kasi marami po tayong baon-baon na testimony. Ikaw nga, tita, may baon ka na namang testimony. Tito, may sasabihin ka na naman. Oo, gusto ko i-share talaga sa inyo. Alam nyo, binigyan ako ng conviction one time ni Holy Spirit. Nagtumayo talaga po ako sa bus. Oo, pinatayo ko talaga po. Opo. Alam mo yun, yung fire, wala pa yung pandemic before pa yun. So, alam mo yun, pag binigyan ka talaga ng fire ng Holy Spirit, eh, syempre, pagka ganun, mahihiya ka, di ba? Pero, iba talaga eh. Tapos, sinabi ko na, wag po kayo mag-alala, hindi ako manghihingi. Kasi di ba, iba may dalang offering bag, di ba? Sabi ko, wag po kayo mag-alala. Pero alam niyo, nakaka-bless po. Kasi minsan kahit na medyo maingay yung bus, may mga nakikinig. Tapos nakikita ko sila na pumipikit, sumusunod dun sa salvation prayer. And I thank God. Kasi alam mo yun, siguro kung di ko ginawa yun, minsan nga may tinestify pa sa akin si Ate Dev, kasama niya si Miss Jonah dati na pinalabas sila ni Pastora dito. At nag-share sila dyan lang sa may save more. Sa literan. Yung pala po na share nila, baka po meron din kayo dito ma-encounter. Yung time na yon mag-suicide na raw po dahil sa daming problema nung nanay na yon na magbabalot vendor lang po doon sa literan. So alam niyo yun, nung nag-share po talaga si Ate Dev sa akin that time, talagang na-overflow yung joy na binigay sa kanya. Sabi ko, si Ate Dev, paano kung hindi nyo share yan? Yung parating sinasabi sa atin ni Pastora, di ba? Na paano kung hindi mo share yung tao na yan? Nasa na siya ngayon, right? Para din tayo, nasan tayo ngayon kung walang nag-share sa atin ang salvation. Amen. Ng Panginoon, right? So, yun po. And dapat na hindi tumigil talaga yun. Yes. Parati tayong available sa Panginoon. Magpagamit lang tayo, magpagamit sa Lord. At saka, sinishare ko din dun sa mga kabataan ngayon na kasama ko. Sabi kong gano'n sa kanya, huwag kayong mag-expect na, dahil gagawin nyo ito, pagpapalaan kayo. Given na yun, dahil sinabi yun ng Lord, di ba? As we seek Him and His righteousness and His kingdom, di ba? Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya hindi na natin kailangang humingi pa. Dahil ano na yun eh, bonus sa atin ng Lord yun eh, right? So yun po. Yes, kaya po sa mga online viewers po natin na nagtatanong kung anong pwede nilang i-share, pwede nyo pong i-share kung paano nyo po naranasan, especially yung mga nakapag-encounter o yung mga, alam nyo po yung mga napag-pray, yung mga nakaranas po ng pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Tama yan. At saka yung ginawa ni Jesus sa cross. Yes. Yung love ni Jesus sa cross. Na yung message of hope, di ba? Yes, amen. Kung paano tayo nagkaroon ng pag-asa. Yung message of love, kung saan na-receive natin yun, galing sa, amen, Lord, galing kay Jesus. Ayan. Message ng peace sa buhay mo. Kung dati gulong-gulo ka, pero simula nung nakilala mo ang Lord, yung narinig mo yung message na galing sa Kanya through the Word of God, nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso at isip mo. Yan yung mga, amen, bagay na i-share po natin sa inyo. Amen. At syempre, ang pinakamasarap po, ang message of blessings. Yan! Amen. Grabe, syempre, lahat naman po tayo, oo, hindi lang naman po tayo binless sa area ng finance, pero sa, yes, bawat area po ng buhay, yes, natin. Amen po, yes, ba? Marami na pong pinagpala ang Panginoon. Now is the right time para marinig na po yan ng marami. Amen. Yung message po na yan sa puso't isip na nilagay po ng Lord sa atin. Marami kasing klase ng blessing. Yes, opo. Yes. Pwedeng blessing of healing, yes, blessing, amen, of restoration, amen po ba, peace, provision, yes, yeah, peace. Joy. Ang hirap naman po, may 1 million ka sa bulsa, tapos hindi pa yapa utak mo nung matutulog, yes, ka mamaya. No po? So iba talaga ang blessing ng Lord. Yes. Hindi natin siya pwedeng maliitin, amen, kasi iba't iba ang blessing na binibigay po ng Panginoon. Amen, amen. Tita, amen, Hilda? Yes. So, yung pangatlo na sabi dito, Jesus gave us a signs and wonders and miracles. Wow. As we do yung work na pinapagaw, yung commission na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sinabi niya dito sa Mark 16:17, and these attesting signs will accompany those who believe. And in my name, they will drive all out demons. They will speak in a new tongues. So, kung tawag dito, yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, okay? Kung gagamitin natin, alam mo yun, mapapalayas natin kung ano man yung assign na spirit doon sa tao na bibigyan natin ng salvation na yun, ng araw na yun, okay? At tawag dito, and also,
pag tinanggap nila si Jesus at nakapag-encounter sila, bibigyan din sila ng gift ni Holy Spirit, okay? As an evidence of speaking in tongues. Yung speaking in tongues, okay, is a language of the Holy Spirit galing sa Panginoon. And alam niyo po, tawag dito, mayroon po ako isang testimony dito, 90 plus years old. Dito ko talaga na, napaka... makapangyarihan talaga ng Lord. Kasi yung pinag-pray ko po, 90 plus years old, lolo po siya ng kapitbahay namin. Okay? This is an long time ago na testimony ko po to. Sabi po sa akin ng kapitbahay namin, tita, yung lolo ko po dying na, tinanggihan na po ng ospital. Okay? Sabi nung time na yon. Tapos, nung time po na yon, wala po siya sa Cavite. Wala siya sa Cavite yung lolo niya. What I did po, binigyan ako ng Lord ng, alam mo yon, ng conviction para pumunta ng Manila. At wala na po siya sa ospital nung dinalaw ko siya. Nasa folding bed na po siya nung araw na punintahan ko siya sa bahay nila sa Manila. Hindi ko po siya kamag-anak, kay kapitbahay ko lang po siya. Tapos, nung araw na yon, sabi po sa akin nung anak niya, kapitbahay ko yung anak niya, sabi niya, kasi hindi na siya kumakain, tinanggihan na siya sa ospital, okay? Hindi na siya nakakainom ng tubig, hindi na nakakadilat, hindi na nakakaupo, hindi na nakakatayo that time. Pero alam niyo po, amazing, napaka, alam mo yung signs, wonders, and miracles na saksihan ko, yung experience ko po yun sa lolo na yun that time. And amazing po, nung pinag-pray ko po siya, pinag-receive ko, alam ko po kasi sabi ni Pastora May, di ba, nurse po si Pastora May, sabi di ba, last ay yung hearing ang nawawala. So parati ko yung simula nung narinig ko kay Pastora May yon, lahat ng pinag-pray ko po, even yung kapatid ko na kinuha na rin ng Lord, talagang tinatapat ko yung bibig ko sa tenga nila, okay? And alam mo yun, amazing talaga ng Lord, binuhay po siya ng Lord. To God be the glory po. Na alam mo yun, even yung family niya, pinareceive ko ng salvation that day. Praise God, to God be the glory. Hanggang po ngayon talaga, alam mo yun, nakita ko, buhay, hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon po buhay siya. Pero nung nalaman ko po yun, nabuhay pa siya for, hindi kasi wala na po kaming communication ngayon. Dahil lang po sila sa kapitbahay namin, nag-rent lang po sila. So, alam mo yun, to God be the Lord, nakikita ko talaga yung signs, wonders, and miracles. Binuhay po siya ng Lord, nakatayo po siya. Alam mo, pumunta po sa akin yung apo niya, sabi niya, tita, yung lolo ko po buhay. So, praise God, to God be the glory talaga. Basta willing lang po tayo magpagamit, gamitin natin yung kapangyarihan ng Diyos na binigay sa atin sa pangalan ni Jesus. So, praise God po. Yun po. Amen. Talagang gagalaw ang himala ng Panginoon. Amen. Kapag naniniwala po tayo sa Kanya. Amen. Amen. So, tayo po ang mga tinawag po ng Lord, ay allow po natin yung sarili natin na maranasan po natin yung signs, wonders, and miracles po talaga ng Lord. Hindi po siya sa favorite ni Lord, para po yun sa lahat ng mga Amen. Susunod kay Lord, di ba? Yung gustong makakita, makaranas po. Yes. Papayag po ba tayo na hanggang taga-wow na lang tayo? Wow! Praise God! Yun tayo naman po ang mag-testify kung paano po tayo ginamit ang Lord. Amen? Amen. Marami na po akong naranasan kay Lord. Marami nang naranasan si Ate Jean, si Tita Hilda, and I believe lahat po ng mga viewers po natin, marami na po kayong naranasan sa Panginoon. And now, ngayon na po yung time para po ipagmalaki, kumbaga parang i-share na natin to sa mga tao, because hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo eh. Amen? Mm-hmm. Hanggat may pagkakataon, hanggat humihinga, hanggat buhay po yung tao na yan, sharean po, abutin po natin sila. Amen po ba? Amen. po. So ngayon, sa lahat po ng mga first timer po na nakikinig po sa amin ngayong umaga, ini-invite ko po kayo to close your eyes, and I believe this is the right time para maranasan mo po yung kabutihan at yung pag-ibig po ng Lord. Sabi nga po ng Lord sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." And right now, God wants to give you not just life, but eternal life. Amen? So I want you to close your eyes and I want you to repeat this prayer after me. Jesus, marami pong salamat. Naniniwala po ako na mahal mo ko. At naniniwala ako, Jesus, na namatay ka sa cross para sa akin. Jesus, hugasan mo ang puso't isip ko ng banal mong dugo. At sa oras na to, Jesus, tinatanggap kita
binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko, Jesus. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Jesus, sa kaligtasan ngayong umaga. I bless your name, Jesus. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. I will pray for you po sa lahat po ng mga first-timers. Let's pray for sa ating mga first-timers. Father God, we thank you for this morning, God. We declare your restoration, your blessing, your joy, God, that you will use them in your unique way, Panginoon, in Jesus' name. You will awaken them, O Lord God. You will put a hope, Lord God, joy and love, Panginoon, sa puso nila, O God. And this is the time, Lord God, that you will allow them to experience your love, your peace and joy, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, restore them and their family, Lord God, in the name of Jesus, O God. Lord, hayaan mo silang magamit mo, Panginoon, in your supernatural way, Panginoon. And there's gonna be blessings after blessings, God. And there's gonna be favor, God. We speak life sa lahat ng mga first-timers ngayong umaga, Panginoon. We thank you, God, and we give you praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At sa mga viewers po natin, hayaan nyo pong ipag-pray po namin kayo to release talaga po yung spirit ng evangelism sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tita Hilda? Yes, ini-invite ko ang bawat isa na iyo ko ang iyong ulo at ipikit ang iyong mata, and I will pray for you. Our loving Heavenly Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, God, Lord, Lord, we thank you so much, O God, Lord God. Lord, as you speak to your people, Panginoon, about evangelism, Panginoon, Holy Spirit, release the power of your evangelism spirit, O God, upon your people, O God, who are willing and available to be used by you, O God, Lord God, in your supernatural way, O God, Lord God, in this revival time, O God, Lord. We pray for your fire, Holy Spirit, O God, your authority, Jesus, that you have given us, O God, Lord God, Lord. You will put it, O God, in their heart, O God, Lord God, Lord. Thank you so much, O God, Holy Spirit, O God, Lord, for the wisdom, O God, that you will impart to them, O God, Lord God. Thank you for the courage, O God, Lord, that you will give them in wisdom, O God, Lord God, to minister, O God, Lord God, your word, to share your word, Panginoon, O God, Lord, with fire, with compassion, O God, with passion, Panginoon, O God. Lord, let their heart burn for you, O God, as they will share your goodness, Jesus, as they will sell, O God, Lord God, salvation to people, Panginoon, O God. We pray, O God, that we will occupy, Lord, until you come, O God, Lord God. Lord, thank you so much for the fire, O God, Lord God, Lord, for the boldness and authority and courage that you give to your people, Panginoon, O God, as they will evangelize, Panginoon, O God, Lord Jesus, O God, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, Lord. They will, Lord, experience signs, wonders, and miracles, O God, Lord God, in these coming days, O God, Lord God, Lord. They will see Jesus, your glory, O God, as they share your word, O God, Lord God, Lord. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan na ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon, Lord, na nakikinig sa oras na ito, O God, Lord God, in the name of Jesus, O God, Lord. Thank you so much for the message of God, of salvation, O God, Lord God. Ilalagay mo sa bawat puso nila, Panginoon. They will witness, Lord, to Judea, Samaria, and all, yes, O God, Lord God, in all the around the world, O God, in the name of Jesus, O God, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We declare, O God, O Jesus, O God, Lord God, for the fire of the Holy Spirit, O God, for the revival fire, Panginoon, ilalagay mo sa puso nila, Panginoon, in the name of Jesus. We also declare, Panginoon, multiplication and increase, Panginoon, to your people, O God, Lord. Lord, bless them, O God, Lord God, Lord, as they witness, O God, Lord God, Lord, your goodness, O God, Lord God, as you they share your gospel, O God, Lord. Thank you so much, O God. You have said, O God, how lovely is the feet, O God, of whom do who share the good news of you, O God. We give you praise, Jesus, O God. Bless them, O God, Lord. Thank you for the covenant protection of your blood, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you po, Tita Hilda. Thank you, Ate Jean. Thank you po sa lahat ng mga nakasama namin ngayong umaga dito po sa ating Shiloh Kapihan. Pero bago po tayo mag-iwahiwalay, meron lang po kaming announcement. Tita Hilda? Yes, iniimbitahan po namin kayo sa Shiloh training tomorrow, September 15. Meron pa po? House of Power, face-to-face po sa Cavite area at sa online po via Zoom po. Ang ating worship night po, mamaya na po yan, ini-invite po namin lahat ng kayang pumunta dito po sa Shiloh Building.
Ate Jean? Ayan, so sa Shiloh Kids naman po, please look for Miss Anna Cereza sa schedule ng mga Shiloh Kids. And of course, Sunday celebration po. Face-to-face, kung kaya nyo pong mag-join face-to-face, punta po kayo sa ating ano Shiloh building. So, 9 a.m. po. Dun sa mga nasa malayang lugar, pwede naman po tayo sumabay sa YouTube and sa Facebook Live. Amen. And next week po, September 21, Wednesday, 9 a.m., magsama-sama po ulit tayo dito sa Shiloh Kapihan! Thank you po!